Noong July 23, 1815, naging palayaw niya ang Pule at kinalauna na itinawag na Hermano Pule dahil sa pagiging aktibo nito mula sa pagiging sakristan hanggang sa maging isa sa mga leader na kanilang lokal na simbahan sa Lumban kung saan nakakapagsagawa siya ng mga ritual tulad ng isa at pinapangunahan ng mga pagdasal sa mga komunidad na kanyang pinupuntahan. Si Pule rin ang nagsali ng mga misa sa rin sa Tagalog, bagay na ikinagalit ng parokya. Minsan ang sinubukang pumasok sa seminaryo sa pag-aasam na maging pari. Sinalihan daw ito dahil hindi ito may sitong kasila. Itinatag si Pule ang kontrasya sa Chance kung saan higit 10,000 katao mula sa buong sa relisyon ang umani. Siya rin ang nagtatag ng Mount Malahaw bilang bagong Jerusalem na siyang pinagdadausan ng mga pilgrimage ngayon. Naging erehe din si Pule sa mata ng simbahan dahil sa kaunti na lamang ang nagsisimba sa mismong simbahan. May pinagdudahan nga sila at itinuring na erehe siya. Kaya ang simbahan ngayon at ang pamahalaan na yung kumbayne magkasama, ang inalang nila ay may binabalak na hindi karapat dapat. Bilang kaparusahan, sinadulag ito ng kamatayan. At ang unang parusa ginawa sa kanya, siya ay itinali sa isang lugar na antikan. Yung maraming tahanan ng mga antik para siya pagkakagatin ng mga antik na yan. Yun ang unang parusa. Hanggang tanghali. At nung kinahapunan, siya ay pinuputan ng ulo. Siya kumakita na siyang galos. Pinag-apat ang katawan ni Pule at sinaghiwa-hiwalay. Dahil sa pangyayari, nakataw ng mga telepon sa pilit ang magpalit ng ulo. Yung aming lola ay mayroong nilalagyan lagi ng kandila sa winapon. Panahon ng hapon, sabi ko, ano yung nilalagay ninyong kandila doon sa puntot na doon ng mga bato? At doon ay ka nakalubog.